parang wala akong nakitang nasa 2,000 plus, alam mo yon. Guys, highly recommend na agad. One and only MVP. Gosseri Lynn Zoladex. Takot ako, natatakot talaga ako, pero Diyos na bahala sa atin. May mayuma po ako. Hey, dami na nililibre ng milk tea dyan. Diba? Did you miss us? Hello guys, so I'm about to head out. Pupunta ako sa aking very first event this year, 2023. It's a makeup event, later on you're going to see it. Anyway, before ko ayusin ang hair ko at ang makeup ko, of course skincare muna, diba? And as you can see, buhay na buhay pa rin yung acne ko. Actually right now, medyo kakapop pa lang nung ibang pimples. So may inflammation. As you can see, may red na siya, diba? And yung isa sa nakakatulong para ma-reduce yung inflammation, yung Focal Skin na serum, yung ano nila, I have two kasi. Pero yung mas ginagamit ko ngayon since I have acne, yung Calming Reparative nila. So meron tong Cica, Niacinamide, tsaka Green Tea Extract. So itong serum na to, hindi ko to palaging ginagamit. As you can see, konti pa lang inabawas. Kasi this is very concentrated. So sa loob ng isang linggo, mga once or twice ko lang siyang ginagamit. And particularly sa noo ko, para ma-reduce nga yung inflammation sa noo. Tsaka dito, pag may active pimple ako dyan. So ngayon, gagamitin ko siya sa buong face ko. Parang skin prep ko na din siya. And again, this is highly concentrated. So kunyari, meron kayong isa pang serum nila. For example, itong brightening na Focal Skin na to. Hindi nyo sila pwedeng pagsamahin sa isang routine. Dapat magkahiwalay. Kasi nga, highly concentrated daw sila. Yung consistency nga nito, medyo thick siya. Hindi naman super, ano, pero I know, medyo malapot siya compared sa ibang mga serum na nagagamit ko. So, yung mga ingredients nito, yung Calming Reparative Serum ng Focal Skin, yung nakakatulong talaga na makaheal ng mga wounds, ng mga pimple scars, ganyan, ng mga acne. So, disclaimer lang, gaya ng nabanggit ko na, kasi ginawa ko ng TikTok video to, hindi itong serum na to alone yung nakakapagpagaling ng acne ko, okay? Isa lang siya sa mga tumutulong sa pagpapakalma ng mga pimples ko. So, nakakalm niya yung redness, yung inflammation, ganon. Pero kahit na highly concentrated tong serum na to, hindi siya yung mabigat sa mukha, hindi rin siya yung parang mahapde, hindi ganon. Very lightweight lang, parang naglagay lang kayo ng usual serums nyo, ganon. Pero medyo potent yung ingredients niya, that's why it can be effective. Pero again, kahit na ganon sila na potent, kahit na highly concentrated sila, it doesn't mean mag-work siya sa lahat, okay? So depende pa rin talaga sa skin type nyo, kung paano siya i-absorb ng balat nyo, yung mga ganong eksena. Ayun lang naman, mga kaibigan. So ayan, hinihintay ko lang na mas ma-absorb siya ng balat ko. And eto nga, guys, sabi ko sa inyo, dalawa yung Focal Skin serums ko. Yung ginagamit ko yung Calming Reparative, yung isa na meron ako brightening. Pero, hindi ko pa siya nagagamit. I'm planning to do this kapag yung mas nag-heal na talaga yung acne ko para mag-lighten, para ma-brighten niya yung mga dark spots ko kasi brightening siya. So, ito naman, meron siyang Niacinamide, Alpha Arbutin, yung mga brightening ingredients talaga. Since it's highly concentrated, hindi nyo sila pwedeng pagsabayin. Yung Focal Skin, meron silang apat na serums. So, yung apat na yun, mamimili lang muna kayo sa isa doon kung ano yung gagamitin nyo for this routine. Tapos, dahil nga highly concentrated sila. Ang suggestion ng brand, gradual yung paggamit nyo sa kanila. Let's say, sa first week, So first week, once muna yung paggamit nyo. And then the second week, twice na. And then pataas ng pataas yung frequency ng paggamit nyo sa kanila hanggang makapag-adjust yung skin nyo. Siyempre, sa lahat naman, kahit na hindi sensitive skin, skin patch test muna para malaman nyo kung okay yon. So pagka nagkaroon ng reaction, stop agad, okay? Kasi lalo na sa mga sensitive yung skin. Pero so far, okay naman siya. And again, it feels very mild kahit na highly concentrated sila. So, after nyo ilagay yung serum nyo, ay tuloy nyo na yung skincare routine nyo. Moisturizer, sunscreen, kung umaga, ganon. Hi! Malapit na kami sa Mua. Natatanong na namin. Nahanap na namin yung Kiko Milano. Sheer ground floor sa main mall. There. Kiko. Ano po ulit ni? Drew? Drew of PRPR Manila. Hello. Of course! Hi, I'm the one and only MVP. Wow! Kamusta lang? Thank you so much for having me here. Salamat naman po at napaunlakan nyo kami today. Of course! Kiko Milano, finally. Of course, finally in the Philippines. Remember, matagal yeah, mo nang nire-record matagal mo nang kinikwento sa akin. Maganda yun. Tapos ngayon, dito na. Correct. At dahil dyan, go. Okay, let's explore. Bye. See you later, guys. Tyrone, hello po. Siya yung magtutour sa atin. Yes.
Okay po. So let's start with the lipstick po. Yes, so daw yung powder matte lipsticks nila, you can use it on your lips and cheeks. Yes. Wow. Yan yung texture niya. Yung pigmentation niya is enough lang talaga. Yes. Lip liners? Yes, ma'am. It's long lasting. 3D lip glosses, guys. Oh, gusto niya yan. Man, yan yung, ito yung 3D po. Yung 3D gloss? Yes. 3D Hydra Gloss, yes. Guys. High shine. Ang ganda ng shade. Yes. Guys, ang ganda nito. Anong shade number? Number 26 po. Oh my gosh. Look po. Grabe. Guys, highly recommend na agad. These are the foundations na ito yung 2-in-1 nila kasi it's both foundation and concealer. Din silang foundation na recommended for mature skin. Yes. Yung kanilang skin tone foundation. May skincare infused dito. Yes. May stick foundation dito. Stick foundation, this is amazing. This is new active foundation. It has energizing effect. May energizing effect. Yes. So, paano mo nasabi? Parang may coffee. Meron po siyang coffee extra. Ah, okay. Yes. Powder foundation or powder lang? Powder lang po siya. Okay. Ano to? May cream na kaya kita ko. Ay, meron silang ganito. Meron din po kami kaya. Contour Obsession Trio. Contouring palette, yes. Meron din silang blush stick. Blush stick, creamy, long lasting. Maliban doon, meron silang mga highlighters, liquid highlighters, saka powder highlighters. Bestseller yan. Can kasi you can use po for the face and body na to. Ah, okay. Oh, laki niya eh. Ay, ang ganda na kakainis. Face and body na po. Hindi ko alam kung nagbibigyan ng justice dito sa camera, pero sa personal, sobrang ganda. Glitter Bake Face Highlighter po siya. Powder blush. Powder blush po. Meron silang universal finishing powder. Translucent powder siya. Yes. Color corrector na powder, oh. Meron din silang brushes, of course. Wow. So of course, other than skincare and makeup, guys, meron din silang pang nails. Tapos ito naman ang kanilang skincare. So yung Green Me collection nila. It's up to 100% of ingredients of natural origin. Natural origin. Tapos from recycled materials. Ito na yung pinakahintay natin, guys. Eyes. Eye collection. Ito yung mga gusto ko. Guys, sobrang ganda ng shade na to. 202. Yung nasa taas. Yun. Ang ganda. Super. Coke shade. Ang ganda. Meron silang mga individual eyeshadows. Meron din silang mga duo. May trio din. Quads. 9 colors. Nude palettes. And mas malaking palette. Guys, look at these pigments. Galing to sa mga quads nila. Meron ding makeup stations dito. Pag gusto nyo magpa-makeover, pwede dito. Guys, tapos na ako. Ay, tapos na ako makapamili. Makapag-shop. Sumakit yung ulo ko kasi overwhelming yung products nila. Sobrang dami. Pero alam nyo ba, nagulat ako sa price range nila kasi it's not as expensive as I thought it would be. Alam mo yun? Kala ko kasi sobrang mahal ni Kiko Milano. Since hello, Kiko Milano siya. Number one makeup brand in Italy. Parang wala akong nakitang nasa 2,000 plus. Alam mo yun? Thank you so much, Kiko Milano, for having me. Thank you, Sis Muriel. Thank you so much. Guys, yung 3D Hydra Gloss nila in the shade 04. I have it on my lips right now. Sobrang ganda. Try nyo. Ganda. Actually, maganda yung mga 3D Hydra Glosses nila. Try nyo. Guys, uwi na sila bukas sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, di ba? So, interview natin si Mike. Anong masasabi mo? It's your last night here in Manila. Sad. O, baka naiyak ka na. Kala ko naiyak ka na eh. Back to school na. Anong nararamdaman mo? Happy. Happy? Kasi babalik na. Alam nyo kasi, guys, popular yan sa school niya eh. Dami na nililibre ng milk tea dyan. Sabi niya, bigla na lang daw siya nagugulat, may milk tea na siya. Sana all. Ako kasi nalilibre yung sabi ni Char. Guys, look who's back! It's my baby! Tutulog ako eh. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Uy, about you? Shock na naman siya. They're back from Cebu. For like almost 3 years. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Okay! Did you miss us? Okay.
OMG, they're back! They're yes! Back. They're back! They're back! Hello! Hello! Saan yung pinuhin ni Anthony? Ha? Andiyo sa kaito niyo. Hello, baby! Welcome back! Ayan, nandiyan sila lahat. My face is rough because my best is like that. Oh my God! Oh no, your face is rough. Ang puti mo ah. And mommy asked me to wear a diaper. Puti nyo ah. 11:15 ng gabi. So magbe-birthday sa lubong para kay Hannah na kay Nikki. Where do you want to eat? McDo Burger King? Where do you want to eat? Burger King? King. Who put in the plane? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hi! Happy birthday, Ate Nikki! Happy birthday! Happy New Year and Merry Christmas, ha? Thank you. And my gift is something like a makeup. A makeup? What? Can you make a wish? Good morning guys! Today is the 4th of January at ngayon ay ang huling turo ko ng treatment ko para sa mayoma ko. Ito yung gamot. Ay, nalabas ko na. Ay, nalabas ko ba? Ayan. So, ito yung gamot ko. Goserelin Zoladex. So, parang company pala siya ng AstraZeneca. So, 6 months ako nag-treatment ng ganito. Yung unang turok sa akin, good for 3 months na siya. From August to October yon. Tapos, pagdating ng November, monthly na lang yung naging turok. So, isang beses ng November, isang beses ng December, and then ngayon yung huli. And hopefully talaga guys, may nangyari. Sana talaga napaliit niya yung myoma ko para hindi na siya mag-cause ng bleeding sa akin at hindi na ako kailangang operahan. Kasi kung nandun pa rin siya sa location na magka-cause ng bleeding sa akin, tatanggalin na siya. Takot ako. Natatakot talaga ako. Pero, Diyos na bahala sa atin. Ngayon, pupunta ako kasama ko si Maika. Ayan, as usual. Sumasali siya palagi. Char. Pag ini-inject ako ng Zoladex, dito ginagawa sa father's lounge. So yan, hintay namin magbukas yan. Bakit dipinan sa Zoladex nito? May myoma po ako. Malaki na siya. Patagal na? Siguro po kasi malaki na siya. Tapos kaya ako na-confine, nag-bleed ako ng 2 days. Sinalin na. Opo. Inject lang ako. Kayo po yung pinakamagana kamay sa lahat. Talaga po. Okay guys, tapos na ang last turo ko. Ngayon didiretso na kami kay Dr. Rakambao, yung OB ko. Hindi muna ako pinapatay, mga 5 minutes daw. Thank you po. We're done here at Capitol. Sa January 23, ako pinapabalik for the ultrasound. Hoping for positive results for you guys. Ngayon may titingnan kami ni Maika. Secret muna kung ano yun. Guys, kakarating lang namin dito sa Ogane. Tapos sabi ko, parang familiar yung kanta. Beauty. You know your gambling rules make me go bitter. Dito kami magla-lunch ni Maika. Kasi addict siya sa samgyupsal. Paborito niya yon. Like sulit, kahit tinan nyo ang payat-payat niya, ang liit-liit niya. Pero sulit yung babayaran mo sa samgyupsal pag siya yung kasama mo. Okay.
kasi. Guys, grabe oh. Tinan nyo yung cake na to. Ang ganda pa ng lalagyan. Para siyang drawer dito. Oh, drawer. Bake house. Huh? For my sister-in-law. What did she give you? Triple chocolate cake from Bake House. How about your other sister-in-law? What did she give you? She just gave me an Elvis shake. So nice, guys. Sayang, hindi na nalang. Anyway, I'm gonna get it at their house naman eh. So, like, you know. Kasi guys, first year anniversary ng Mama Misty ngayon. Tumingin ko naman dito. Wow, first year anniversary. First year anniversary na niya nagti-TikTok tsaka nag-IG. Isang taon na rin silang nag-away ng mga anak niya kung ilang beses pa sila mag-shoot. Isang taon na nag-away si Sky. Wow! Misa yung Tagalog. Gusto ko yung ganyan, fudgy, tapos makapalang wow, feeling. Wow, parang mas ito naman shabu-shabu kasi it's shabu-shabu night here dahil bukas uwi na yung mga bakasyonista. Diba, ma?